Sawa ka na bang marinig ang alarm mo every morning? Or gabi ba ang trabaho mo at sawa ka na magpuyat? Meron na akong sasabihin sa'yo. Bawal malate sa trabaho. Kasi pag na-late ka, may bawas sa sweldo. Meron ka pa mga heads or supervisor or yung amo mo mismo na talagang napaka-toxic at palaging nag-uutos sa iyo. Nakaka-pressure yun, nakaka-stress. Kapag nagtatrabaho ka kasi, yung kapital mo is yung katawan mo mismo. Kapag unfit to work ka na, wala nang tatanggap sa'yo. Based on my experience kasi, maganda lang po yung company kung kaya mo pang magsilbi sa kanila. It's so sad but this is the reality. Mas maganda kasi, meron ka ring sideline. At least meron kang pagpipilian. Yung sahod kasi dito sa Pinas, hindi po enough para masustain lahat ng pangangailangan natin. Sabi ng iba, enough lang daw yung sahod nila para makabayad sa kanilang utang. Minsan nga, kinukulang pa. Kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan. Ngayon, i-rate natin itong pagninegosyo ng pagmamanok. Magbebenta ako 1 hour lang. Tapos ihalin tulad natin doon sa sahod mo sa loob ng 8 hours. By the way, magkano ba yung sahod mo? 350, 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos? Sa loob ng 8 minutes to 10 minutes dito, nagkaroon na po ako ng 1,100 pesos. And by the way, bagsak presyo na po yung binigay kong price dito. Paano na lang kaya kapag nasa standard price yung binigay ko sa kanila? Pero dito kasi sa atin, makamasa yung presyo natin. And yung gusto ko, hindi lang po dapat kontento yung buyer. Yung gusto ko, happy po para babalik at babalik sila sa atin. Pangit kasi yung napakataas ng presyo natin, no? At hindi na tayo babalikan. Bahala ng konti na yung income mo. Importante, paulit-ulit po yung mga customers natin. Yung mga konting income na yan, pag naipon, lalaki ng lalaki yan. 4:30 to 5:30 p.m. lang po ako naglako dito sa kalsada. At ilang oras na lang, didilim na po dito. Bakit manok yung nire-recommend kong negosyo sa inyo? Yung mindset ko kasi, sa dami-dami pa namang tao dito sa mundo, imposible sa isang araw wala po talagang kakain ng manok nyo. Sino ba mahilig sa manok dito? Yung na-income ko ngayon sa ating 1 hour challenge pagbibenta ng manok, gusto ko sana ma-extend pa, no, ng another 30 minutes. Kaso gusto ko na rin umuwi, no, para ma-upload itong video na ito. So yung na-income natin sa manok natin ngayon sa isang oras is 4,500 pesos. Yan. Pero yung hinahawakan ko lang ngayon is 4,000 pesos lang kasi binigay natin yung 500 pesos sa dalawang body natin. No? At least kumita sila ng tag 250 pesos each sa kanila sa isang oras lang. Malaking tulong na rin pang New Year na handaan nila. Akalain nyo yun, sa loob ng isang oras, naka-income ako ng 4,500 pesos. What if na lang kaya kung 5 hours to 8 hours tayo nagbenta dito sa kalsada? Pero sa pagninegosyo kasi, hindi araw-araw malakas tayo. Mas maganda pa rin na meron kayong trabaho at meron na po kayong tao na mag-aalalay sa inyo kapag nagbenta na po kayo ng mga manok nyo. And kung alam nyo na kayang-kaya na po kayong buhayin at kikita kayo ng libo-libo per day, kayo na po bahala mag-decide kung mag-stop kayo sa trabaho or mag-focus na lang dito sa pagmamanok. Pero kung kayang-kaya mo naman pagsabayin, uy, mas maganda yon. Dahil bukas, bagong taon na, time na siguro na magkaroon ka ng sideline. Ang pagtatrabaho kasi, hindi po yan for lifetime. Simulan nyo na mag-ipon, simulan nyo na mag-negosyo. Yung business kasi pwede maging for lifetime at nakadepende po yan sa inyong mga decisions. Hindi lang pala for lifetime, pwede mo pang mapasa sa next generations.